Wow, pwede mag-party sa mga dungeons. Wow, ang saya. Parang PUBG or Call of Duty lang. The match has begun. First blood. Nice shot. The enemy. Kabayong alien. Washout. So ayan na nga at lalaro tayo nitong Avatar Reckoning. Gawang Unreal Engine ata yan. Mga 7 gigs lang naman ang bigat niya. Ayun lang. Beta test niya simula yesterday July 12, so hindi namin alam kung hanggang kailan. Sana forever na lang. No. So ayan region, so dito tayo sa Asia. Tapos sa Asia ay may tatlong bansa lang siya na available sa ngayon kasi early access pa lang naman. Tapos may pinasagutan pa kay mommy na mula 1, 2, 3. So ayan, at sa umpisa ay babae at lalaki pa lang ang mapagpipilian. Mommy, gusto ko yung buntot nila, ang sarap paglaruan. So ayan. At ayan. At hindi makapagsalita si Dogs. Namangha siya sa nakita niya at ang ganda nitong cutscene na ito. At talagang avatar na avatar talaga siya. At ang maganda pa dito ay naranasan niya talaga na makontrol or bumaril mula sa helicopter. So ayan. So habang tayo ay naglalaro pa lang nitong main story nila ay may mga kasabay na tayong mga players, at least sa voice chat pwede na. What? May voice chat na agad. Automatic na mag-play yung voice kahit na, you know, naglalaro ka in-game. Kasi putik, nagulat ako. Nagulat din ako, pare. Ayos nga yan eh. Pang-tangle umay. So siguro mga lodi, medyo mag-skip-skip na tayo ng parts nitong game, masyado kasing mahaba. Basta dito itong pointer na yan ang susundan mo. Kung makikipag-usap ka lang ba sa NPC or papatay ng mga kalaban. Fuck you, wala kang mabubola dito, maganda boses. Fuck you! Hingi na mo, pangit ng boses mo. Grabe, ang pogi ko talaga. So ayan, at ito na yung base. Or yung pinaka-bar axe nila. So para din itong afterlife mga lodi. So ito yung mga friendly yata sa mga tao. Pag pinindot mo ito ay lalabas ang profile mo, at nandyan yung para sa talent mo. Yung sa pag-a-upgrade mo ng mga equipments mo at iba pa. Tapos ito namang controller na button, ay para sa mga activities na gagawin mo at gagawin natin mamaya. Kung baga mga quests. Yung gusto mo sanang sumakay ng robot, kaso hindi pwede, pero malay mo sa future pwede pala. Tapos ayan, dagdag galawan, pwede kang tumambling, at tumalon. Punta ka sa world, tapos click mo yung mundo ko. Stop it! So dito ay pwede mong matesting ng isa-isa itong mga class nila dito. So mayroon silang mga at least 4 na classes dito. So subukan natin itong isa sa kanila. So kung makikita ninyo yung granada niya ay nagye-yellow. So each classes may kanya-kanyang skills or abilities maliban sa pagbaril. Ayan, ang pag-akyat. So dito nung umpisa medyo nangamote ako, pero after lang ng ilang minuto ay nagets ko din agad ang tamang pag-akyat dito. Ang ganda talaga ng graphics neto. Pati yung sounds ng yung kapaligiran, natural na natural talaga. So ayan, may mga ibang players na tayo na nakikita. Yung quest natin nasa kaliwa, pati na din yung chat. So sa experience namin dito ay wala po tayo ditong auto path thing at wala ding auto sa pagbaril. Hindi ko lang po alam pag mataas na ang level if magkakaroon ng mga auto dito. Sana talaga wala ng auto. So story mode lang ito.
Yung mga kasama natin dito ay mga AI lang. Mamaya makikipag-party tayo. Tapos ito pala pag nag-full yan, sarap niyang gamitin pero limited time lang syempre. Yung mga nakukuha nating mga loots or mga rewards dito sa mga missions or mga quest natin ay siya itong panggamit natin para dito na pang-upgrade sa mga weapons sa mga gamit natin. Pati na din sa mga skills tulad nung Gatling Gun natin kanina. Tapos may mga rewards din naman tapos mga daily login pataas. Tapos ayan, so dahil level 6 na tayo ay pwede na tayo dito mga Lodi. Ayan, arena. So pwede na tayo makipagpatayan sa mga kapwa player natin. Parang PUBG or Call of Duty lang. The match has begun. First blood. We've taken point A. The enemy has captured point B. Headshot. The enemy has captured point C. Nice shot. The enemy has captured point B. Ayan, good news, at mayroon din silang mga mounts dito tulad nitong kabayong avatar na ito. Kabayong alien. So mga nasa level 8 na pero wala pa din siyang auto path or kahit anong auto. So sana talaga walang auto. Yung iba kasi na shooter MMO sa mobile ay pag tumaas na yung level bigla nagkakaroon ng auto navigation or auto attack. Hanggang hanga ang mag-ina at maski ako ay napahanga din talaga sa ganda ng graphics nito. Isa pa pala yung baril nga pala nito ay hindi na uubusan ng bala. At nadadagdagan pa nga ng magazine or capacity yan. So ito yung sabi ni Dogs kanina ng mga skills at talent na i-upgrade ninyo. Ganyan lang ang buhay usap sa NPC tapos quest, so madali lang mga Lodi. Nung level 6 pa lang ito kanina tinignan ni Mami ang exploration. So dito pwede na tayo magka-party para hindi ka malungkot. Nandyan na din yung mga difficulties at mga level requirements ng each maps. So ayan, at madaming salamat po sa panonood at gameplay na lang mga idol. Mas masarap itong panoorin ng walang langaw na nagsasalita. So ayan na nga.